Ang mga nakakamanghang katangian at abilidad ng mga tao, hayop o pangyayari na lampas na sa normal o natural na level. Kaya namang malaking karangalan kung mapasali ka sa listahan ng Guinness World of Records. Una nating tatalakayin mga katropa ay ang pinakamataas na bamboo sculpture sa buong mundo. Ito ay walang iba kundi ang St. Vincent Ferrer statue. Ang statuang ito ay tinanghan bilang world's tallest bamboo sculpture. Ito ay matatagpuan sa barangay Langit, Pangasinan. May taas lang naman ito na 50.23 meters o parang singtaas lang ng 15 palapag na gusali. Ang St. Vincent Ferrer statue ay higit na mas mataas pa sa sikat na Christ the Redeemer ng Brazil na may taas lang na 38 meters. At ito rin ay mas mataas pa sa Tower of Liberty ng New York na may taas lamang na 46 meters. Sa tulong ng 3D printing technology, ay matagumpay na naipatayo ang statuang ito gamit ang bamboo panels bilang pangunahing materyales na inangkat pa galing China. Hindi lang ito nagtatapos sa kanyang nakakamangang taas mga katropa, dahil ang statuang ito ay kayang makasurvive ng magnitude 8 na lindol. Ang statuan din ito ay dinisenyo upang magtagal ng 25 to 30 years mga katropa. Ito ay dahil din sa tulong ng ating sariling arkitekto na si Architect Jerry Soratos. Ang pagkasungkit ng kanyang titulo bilang pinakamataas na bamboo sculpture sa kasaysayan ay talaga namang nagbigay sa mga bayang Bangueños ng karangalan bilang sa kanilang lalawigan, kundi pati na rin sa buong bansa. Ang susunod na tatalakayin natin mga katropa ay ang pinakamalaking fireworks display sa buong mundo. Ang titulong ito ay nasungkit ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Ito ay naganap sa pagsalubong nila ng New Year taong 2016. Sa kaparehong taon rin ay nakasungkit sila ng hindi lang isa kundi tatlo pang Guinness World Record titles. Karagdagang kaalaman, ang ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo ay may hawak na mahigit na 20 na titulo ng Guinness World Records na talaga namang kamangamangha. Ang fireworks display na ito ay sinimulan eksaktong hating gabi ng December 31, 2015 bilang pagsalubong nila sa bagong taon. Ito ay nagtagal lang naman ng 1 oras, 1 minuto at 32 segundo na labis talagang nakakamangha. Nakapagsindi ang ating mga kapatid ng 810,904 individual fireworks noong gabing yun. Higit na sapat na bilang na para maagawan ng titulo ang bansang Norway na nagpakawala din ng 540,382 fireworks noong taong 2014. Sunod nating tatalakayin mga katropa ay ang pinakamaliit na tao sa buong mundo. Ang titulong ito ay nasungkit ni John Ray Balawin na taga-Sindangan, Mindanao. Ang ating bida ay may taas lang na 59.93 cm o kulang-kulang 2 ruler lang ang kanyang laki. Si John Ray ay 7 cm na higit na mas maliit kaysa sa nakaraang may hawak ng titulong ito na si Kagetro Kapa ng bansang Nepal. Ang titulong ito ay pinarangal sa kanya sa kaperong araw ng kanyang 18th taong selebrasyon ng kaarawan. Isang napakagandang regalo nga naman mga katropa. Alam nyo ba na ang average height ng Pinoy ay 163.5 cm or 5 feet and 4 inches at ang Pinay naman ay may average height na 151.8 cm or 4 feet and 11 inches. Ang susunod na ating tatalakay ay ang may pinakamaraming koleksyon ng jigsaw puzzle sa buong mundo. Ang titulong ito ay nakamit ng isang retired businesswoman na si Gina Hill Lacuna. Nasungkit niya ito taong 2012 nang nalapasan niya ang dating title holder na isang Brazilian na si Luisa Figueredo. Ang koleksyon ni Gina ay umagot ng laman ng 1,028 set ng puzzles mga katropa. Ayon sa interview, nagsimula daw ang hilig niya sa pagbuo ng puzzle nung nakapagbuo siya ng 5,000 pieces business set para sa kanyang anak.
Mula noon, sunod-sunod na ang kanyang pagbuo ng iba't ibang uri ng jigsaw puzzle. May mga mural-sized classic paintings gaya ng tanyag na painting ni Van Gogh na Starry Night. Bumuo din siya ng custom-made photos at mga toy-like wooden figurines at mga replika ng mga tanyag na syudad. Ang lahat ng ito ay nakadisplay ngayon sa isang museum sa Puzzle Mansion sa Tagaytay. Dumako naman tayo sa susunod. Kung nasa Pilipinas ang pinakamaliit na tao sa buong mundo, nasa atin rin matatagpuan ang pinakamalaking buwaya sa buong mundo. Siya ay mas kilala bilang Momo. Ang naturang buwaya ay may taas na 6.17 meters o 20 feet and 2 inches. At may timbang ito na 1,075 kilogram o mahigit isang tonelada. Siya ay isang uri ng saltwater crocodile na nahuli noong September 3, 2011 sa bayan ng Bunawan, probinsya ng Agusan del Sur sa Mindanao. Ang pangalang Lolong ay hango kay Ernesto Lolong Cañete, isang veteran crocodile hunter na namatay sa heart attack ilang araw bago nahuli si Lolong. Pagkatapos mahuli ni Lolong ay dinala ito sa Bunawan Eco Park and Research Center. Sa kasamaang palad mga katropa, hindi lang tagal at namatay din ito noong February 10, 2013. Magit isang taon lang nakalipas matapos itong madakip. Ayon sa necropsy, pneumonia at cardiac arrest ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Ito ay sanhi ng fungal infection at stress. Sa mga gusto pa rin makita si Lolong, ang mga labing lamang naka-preserve sa Philippine National Museum of Natural History sa Manila. Alam nyo ba na ang malalaking pusa tulad ng mga jaguar at leopard ay isa sa mga kinakatakutang predator ng mga crocodiles at alligators? Pagmasdan natin kung paano inatake ng leopard ang isang buwaya.